Kaya simula na ng mga klase sa susunod na linggo pero tila hindi pa handa ang lahat dahil nga kasi sa pandemic, distance learning na muna ang mga estudyante. Oo nga, Mare, at ang pangunahing pangangailangan syempre ng mga mag-aaral ngayon kung hindi ho computer, tablet o kahit na cellphone lamang para ho maka-attend sila ng online classes nila. Kaya yung mga pursigidong estudyante na may problema sa gadget, susubukan nating tugunan ang kanilang pangangailangan dito sa ating Serbisyo at Puso Eskwela Edition. Ilan po sa mga kababayan natin ang nagpost sa UH Facebook page para iparating ang kanilang sitwasyon at kilalanin po natin sila. Ngayong may new normal sa edukasyon, hamon para sa mga magulang at estudyante ang makasabay sa distance learning na nakatakda ng magsimula sa susunod na linggo. Excited na ang grade 1 student na si Princess na mag-back to school. Ang excitement napalitan ng pangamba para sa kanyang Lola Marivic. Ito na kasi ang simula ng pag-aaral ng apo. Pero ang problema, tila rito na rin magtatapos dahil wala silang kakayahang bumili ng gadget. Hindi nakapag-aral si Lola Marivic. Hanggang second year high school lang daw ang kanyang natapos. Kaya ganun na lang daw ang kagustuhan niyang maigapang ang pag-aaral ng apo. Ang tantandaan ko siya, lahat gagawin ko para matulungan siya. Lahat ay kaya kong gawin kapag tapos lang siya. Nangangamba naman si Aileen Santos ng Tondo, Maynila na baka mapag-iwanan ang mga kapatid sa pag-aaral. Next week na kasi ang simula ng klase, pero hanggang ngayon, wala pang gadget sina Angelita, grade 9 student, at Arsenio, isang grade 5 sped student. Dating truck driver daw ang ama nila na si Tatay Antonio, pero natigil na sa pagtatrabaho nang magkaroon ng komplikasyon sa puso. Pagtitinda ng mga ihaw-ihaw ang pangunahing pinagkukunan nila ng panggasto sa araw-araw. Gustuhin mang mabilhan ng gadget, hindi naman daw sapat ang budget para rito. Wala po kasi talagang kakayahang makabili ngayon ng gadget dahil nagka-pandemic. Bilang ate nila, syempre gusto ko po na makapagtapos sila ng pag-aaral. And ito lang po yung matutulong ko para sa kanila. Ang gabayan sila ngayong online na ang klase. Kaya naman para makabawas sa alalahanin ni Lola Marivic at Aileen, sagot na ng unang hirit ang tablet na magagamit ng mga bata para sa kanilang e-eskwela. Papasalamat po ako sa unang hirit sapagkat nabigyan po ng tablet ang aking apo. Malaking tulong po sa kanyang pag-aaral. At sana po patuloy po kayong makatulong sa maraming mga nangangailangan ng tablet. Sa unang hirit po, maraming salamat po. At masasabi ko na ready na po ang mga kapatid ko ngayong online class nila dahil may magagamit na silang gadget. Thank you po ng Mary. Promise po mag-aaral po kami ng mabuti. Ngayong may new normal sa edukasyon, dagdag pa ang hamon ng pandemya, naway walang estudyante ang maiwan sa pag-aaral.